Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay napapaisip kung ano po ang mga pinaka the best na pwede natin gawin. Ngayon dyan lang po natin na makukuha mga bossing ko na super swerte, super hatak ng swerte. Lalo na tungkol sa usapin ng pera. At kayo po ay matututo pa na maging ganyan sa pera mga bossing. Kung dati-dati napakarami nang dumating sa inyong pera pero parang labas ng labas po ito mga bossing. Ito po mga bossing, magiging ganyan ka naman sa pera. Kung kayo po mga bossing ko ay naniniwala at nais nyo po itong gawin at gusto nyo po magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte, ang video ito ay para po sa inyo. Kung kayo po mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa magatong mga pamamaraan at nais nyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa mga bossing, proven po ito na napakaswerte. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng 20 pesos. Ayan, 20 pesos mga bossing at ang piliin po ninyo ay yung bago na 20 pesos mga bossing. Ngayon pa mga bossing, tutupiin nyo siya ng ganito ang tupi. Yan. Kailangan yung tao ay lagi nasa harap. Parang kapag naglagay kayo sa pitaka, kailangan pag open nyo ng pitaka, yung tao ay nakaharap sa inyo mga bossing. Maganda ibig sabihin po niya, nagwo-welcome po siya ng swerte mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, halimbawa, harap po kayo sa may taas po ninyo, sa mga kisame, or kaya sa mga sampayan po ninyo mga bossing. Kapag nakakita ka mga bossing ko ng pinagbahayan ng gagamba, iikot nyo po ito mga bossing. At pagkatapos, iganyan nyo po yung pinagbahayan ng gagamba, yung supot ng gagamba mga bossing. Yung supot ng gagamba ay tutulungan kayo para makahata kayo ng swerte, lalo na sa pera. Kung isa ka sa mga mananaya, negosyante, or mahilig rumakit pagdating sa usapin ng pera mga bossing, the best po ito mga bossing ko, yung pinakasupot ng gagamba. Hahatak po ito ng swerte mga bossing. Kung kayo po mga bossing ko ay naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, huwag kang magpapawala, lalo na kung kayo po mga bossing ko ay negosyante or kaya po yung mananaya. Pasensya na po, sinunok po tayo mga bossing. Ngayon pa mga bossing, edi nalagyan nyo na po siya mga bossing ko ng supot ng gagamba. Ngayon, mag-wish ka na mula sa inyong puso, sabi nyo sa pamamagitan nito, ako ay magkakaroon ng maraming pera. Or kaya kung mananaya po kayo, sabi nyo po, ako ay mananalo na ng jackpot. Or kaya sa inyong po negosyo, magkakaroon ako ng malaking benta araw-araw. Ganun po ang mga pag-wish mga bossing, walang gamit na sana, direct to the point. Ngayon po mga bossing, ilagay nyo po ito sa inyong pong pitaka. At pagkatapos, i-wish nyo po na sabihin nyo po sa pamamagitan nito, mula ngayon, simula na natagumpay ko sa buhay, magkakaroon ako ng maraming pera. Ganun po mga bossing. At pagkatapos, positive ka lamang. Halimbawa, bumili po kayo. O manang, ito po bayad. Inabot nyo yung bayad nyo. Lagi nyo sasabihin sa isipan nyo, babalik ka kaagad. Yung pera, kinakausap po ninyo. Huwag kayong dadaing mga bossing. Huwag sabi, ay, naku, naubusan na naman, nasa edad na naman, nadagdagdagan na naman ang binawasan ng aking pera. Huwag pong ganun mga bossing. Ang nasa isipan nyo, magkakaroon kayo ng maraming pera at babalik ka agad mga bossing ko yung pera po ninyo na binili mga bossing. At ito po isa pa sa mga sikreto, mas maina mga bossing, mag-share ka ng blessing kahit yung mga magkano lamang mga bossing. Kapag nag-share ka ng blessing kahit magkano lamang, mapapansin nyo po mga bossing ko na kayo po ay may dumarating na mga hindi nyo inaasahan. Mas mainam po yan mga bossing, lalo na sa 2023. Ugaliin po natin kahit magkano lamang, magbigay po tayo mga bossing. Mapapansin nyo po na mas gagaan yung daloy ng swerte at may mga dumarating na hindi natin inaasahan na swerte. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala at tayo po itong gawin sa pamamagitan ng pinagbahay ng gagamba, ay maaaring makatulong po sa atin para makahatak tayo ng swerte, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte at matupad ang mga kahilingan po natin. Kaya kung kayo pinaniniwala at naisyo po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.